welcome back to my YouTube channel. This is me, Jivivay, again. So, for today's video, I would like to share to you is yung kumuha ako ng ATM sa BPI. Last July 24, 2023, ay kumuha ako ng bank account, ATM card sa BPI. And gusto kong i-share sa inyo kung paano ko siya kinuha. Ayan. So, stay tuned and don't forget to give us a thumbs up. Wala akong taga-bangko. So, ang aking ginawa ay pumunta po ako dun sa kakilala ko sa bank, sa BPI Bank. And then, ayun, mas mabilis yung process kasi kakilala ko siya. So, hindi na ko hiningyan ng super dami na requirement. But, para sa mga walang kakilala doon, ito ang mga kailangan yung bitbitin. Okay? One valid ID. Okay? And then, TIN ID. And then, okay, at least yung ID mo is government ID. And TIN ID, and ano pa ba, pinakuha ako ng barangay clearance. Ang purpose ng barangay clearance, guys, is yung ano mo, sa barangay hall nyo, kung saan ka nag-i-stay, okay? Since ako ay nag-i-stay dito sa Marikina City as of now, kumuha ako ng barangay certificate sa barangay hall ng Marikina City. So, ayun lang, guys. And then, yung ginawa ko, is nung ko sa Marikina, yun binigay ko lang dun sa kakilala ko, tapos na-release na agad yung ATM ko. After nun, pero marami pa akong tawag nito, sinulatan doon sa BPI. Yung lahat ng information mo, ilalagay mo. So, ayun guys, pagkatapos ko, so nandun na ako sa loob, binigyan ako sa teller ng kakilala ko, or kung kayo ay mag-a-apply ng ATM bank, bibigyan kayo sa teller ng, ang tawag nito, form. Bibigyan kayo sa teller or yung naka-assign doon sa BPI, sa front desk, ng form kung saan doon ay susulatan nyo lahat ng information na kailangan nila na makuha sa inyo para kayo mabigyan ng ATM. But make sure na kumpleto na ang mga requirements mo. You have TIN ID, and then alam mo kung ano ang maiden's name ng nanay mo. Dahil yun yung pinaka-importante doon, at yun yung mga nasa form na i-fill up mo. So, dapat alam mo na yung maiden's name ng nanay mo. Kung ano yung apelyido niya nung pagkadalaga niya, okay? Mother's maiden's name. Yun lang. Tapos, after mo ma-fill up nun, ayan, ibibigay mo na yun doon sa teller. Tapos, asikaso niya na. Tapos, pipirma ka na lang doon sa lahat ng ipapasign sa'yo. And then, kukunin lahat ng mga requirements mo. So, siyang balikan. At after ilang, na-release na yung BPI ATM ko. So, thank you so much. At na-receive ko na siya. And, ang kagandahan dito, guys, ay ang... Ah, okay, may nakalimutan pa pala ako. Oh my gosh. Okay. Huwag yung kakalimutan ang deposit nyo. Kung magkano ang i-open nyo sa bank account. That's the number one pala. Except sa valid ID. Okay, kailangan mo ng 3,000 pesos para makapag, okay, open ang bank account. That's the minimum ni BPI para makapag-open ka ng bank account. Ang bawal mo yung bawasan. Dahil once bawasan mo yun, yung 3,000 na hinulog mo dito is mababawas, makakaltas na siya every week. Basta yun, I'm not sure, basta kailangan yung 3,000 minimum is nag-i-stay lang siya dito sa BPI bank account mo. Never mo siyang babawasan. Mas dadagdagan mo pa siya, okay? Para hindi siya makaltasan ng 300 pesos ni bank. I forgot kung bakit kinakaltasan or bakit may ganun siya. Basta ganun, tanungin niyo na lang dun sa BPI. Ito lang muna yung measure ko sa inyo. Dahil hindi ko din alam kung bakit may kaltas-kaltas enemy. Kung mabawasan ko yung inopen ko na minimum na 3,000 pesos. Pero ang linagay ko dito is 5,000 pesos. Ayun lang. So, thank you so much. Anyway, tatanungin pa pala kung ano yung work mo, kung saan ka nag-i-stay, tapos kung magkano yung
income mo monthly and annual. So annual is yearly. Yun lang.